Marami tayong puntong pag-uusapan ngayon dahil nakarating sa atin, okay? Sa ating mula sa ating mga puting ahas na natutuwa pa daw po mga kababayan ang mga bangag na nagkaroon ng bagyo. Okay? Natutuwa at hindi, dalawa eh, okay? Natuwa sila dahil binagyo o binaha ang buong sambayanan sa Metro Manila at sa mga karating puok dahil daw natabunan yung pagsingot ni Bangag Junior. Okay? Tuwang-tuwa sila dahil napagtakpan daw po ang issue ng ang pulborong singkot. Pero actually, mga kababayan, prior sa bagyo, merong nilabas, according to my source, okay? According to my puting ahas, na inilabas nila yung sex video ng isang artista. Okay? Para i-cover up ang pulboron video. Kita nyo kung gaano kawalang hiya ito, mga kababayan. So ngayon, okay, number one, masayang-masaya daw po sila dahil imbis na tumutok ang mga Pilipino sa pulboronic sink water ni Bangag Junior, ay natakpan ng bagyo. Okay? See that? Behind the scene, tuwang-tuwa sila sa inyong mga naranasan dyan sa Pilipinas. Okay? Ako, mga kababayan, okay? Ginagawa ko yung aking, actually wala naman ako obligasyon sa inyo eh, para itaya ko yung buhay ko dito sa pakikipaglaban. Kung wala akong obligasyon sa inyo, pwede naman ako matulog at mag-emote-emote na lang. Pero sabi ko nga, I cannot change my DNA. Okay? Na kailangan panagutin itong mga hinayupak na ito sa pagpalubog sa inyo sa kahirapan at palubog sa inyo literal sa paha. So ulitin ko po ha, yan ang mensahe ko sa inyo na naaaliw. Natutuwa pa itong mga genemes na ito, eh? Mga kababayan, na inyong nararanasan yan. Alright? Then, bago lumabas yung ano, yung ay bago kayo hagupitin dyan ng arena, ay naglabas ang, you know, according to my source, ito'y galing sa PDEA. Okay, itong chok-chok video na ito, okay, you know, I don't know kung napanood ninyo, pero to cover up, pamatay apoy, ika nga. Patayin ang apoy ng pulboronic, pero hindi nila mapipigilan. Dahil sa 2 accounts pa lang na pinost ni Rob at ni Chris Lam, ay, you know, I think 24 hours ago ko na na-check. Hindi ko pa na-check ngayon eh, bago tayo nag-drag. Baka more or less, nasa 28 million na. Plus yung sa akin, kaya Tony Glenn Chong, 300 plus, ay naka-shadow band din yan. 300,000 something kay Spokesari at sa marami pang iba. So, more or less, nasa baka across social media, TikTok, hindi ko pa na-check. Eh, baka 50 million o 100 million na ang naka-views nito. Kaya ganun sila ka-taranta. Okay. Gusto kong buksan ang inyong mga you know, kaisipan. Imagine nyo, nung inilabas po natin yung video na taranta ang mga hunghang. Sige po, okay? Ay nataranta at sinasabing without checking ang kung ang video ba sa end nila, sa part nila, kung ito ba ay deepfake or authentic. Kagad-agad, karaka-raka, sila ay nagpa-press con. At napakayabang ni Gibo na, you know, puting itlog. Pitikin ko yung itlog nyo lahat eh. Kasi nilait ng naphthalene balls. Okay, kasi nataranta sila dahil yun daw po ang utos ni Lisa Marcos. Ampatin. Okay? Ayon sa ating puting ahas, Miss Maharlika, nataranta ang mga itad dahil sa iyong video na pinalabas. Then, alala ninyo, nung Sunday dito yun eh, sa Amerika, ano sabi ni Gibo? Makikipag-ugnayan sila sa Amerika. Okay? Sabi ni Pamela, DDS, 17.8 million na. Okay, good. Doon sa kay Chris Lam. So, makikipag-ugnayan sila sa Amerika para panagutin ako. Anong petsa na? Okay? Para panagutin daw yung nag-upload o nagpalabas ng video. Actually, mga kapalangga ko, panakot ito
sa inyo dyan sa Pilipinas. Kasi yung kay Chris Lam, nireport nila yon. Gusto nilang ipa-take down. In-appeal nung, in-appeal niya na ito ay for awareness o public awareness. Hindi ba dapat malaman ng taong bayan na ang isang bangag ng presidente ay patuloy na Adictus Benedictus? So, nireport nila. Okay? Itong 17.8 million, gusto nila ipa-take down. Eh, hindi. Nag-appeal. Diba? Then, si Rob, nireport din nila. Nag-appeal din. So, anong ibig sabihin? Bakit nila gustong i-take down? Eh, ibig sabihin, totoo na si Bangag yun. At by the way, ito. Kami message na sa akin ng kamag-anak mo, Kuting. Ito, kamag-anak mo to. Akala mo, ha? Oh. Diyan ko, ha? Diyan ko yung ano, message. Parang sa inyong kaalaman. Okay. A lot, sabi ganun, a lot of close, reliable people are saying that the still picture and the video of BBM, sabi niya, doing coke is him, without a doubt. Sabi pa nga niya, don't quote me. Pero hindi ko nasabihin kung sino siya. Okay, umiinom daw ng Coca-Cola. Walang kaduda-duda ayon sa ating Jyoting Jahas na ang inilabas natin ay siya. Pero bakit itong si Avalos na ngumingiwi na wagas nung binlow up nila yung picture, okay? Yung binlow up nila yung picture ni Kuting from that video, ginawa nilang Korean, sila ang nag-deepfake. Sila ang nag-edit. Tignan nyo dyan, yung pinakita nila yung naka-folder, yung very elementary. Binlow up nila yung picture, yung mga tenga-tenga, chinekto yung tenga, da-da-da-da-da. Binlow up, ginawa nilang yung screenshot from the video, binlow up nila yon at ginawa, basta in-enhance nila yung itsura ni Kuting para magmukha ang Korean. Okay? So sila ang nag-deepfake sa inyo dahil multi-million piso po ang ginagastos, mga kababayan, ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr., nila lahat dyan sa kanilang AI and troll right now they're here. Okay? Ganyan po dyan na pupunta ang inyong pera. Kaya nga I challenge them, hindi ganyan ang pag-forensic na pipicturan mo lang na ganyan. Ang dami na nag-run ng deepware app. Okay? At ulit-ulitin ko, Bangag, yung video na inirelease ko, authenticated yan. I challenge you kung anong tools ang ginamit ninyo. Kung yan ba ay pumasa sa standard, okay, ng buong mundo na yung tools na yan, o pumasa ba yung mga NBI na mga puteang itlog, kaliliit na mga itlog ninyo. Mas sunod-sunuran kay Kuting. Saan galis? Anong way? Ano yung method ninyong ginamit? So definitely, sila po yung nag-deepfake kasi ibinago nila yung mukha ni Kuting para magmukhang Korean. Pero according sa kanilang mga relatives and friends na nakakilala sa kanila, mga palangga, walang kaduda-duda na ito ay si Bangag Jr. Eh, yun yung mga nakakasama niya since bata pa sila. Yeah, yung nag-message sa akin, bata pa si Kuting, kasama na, so alam ang angulo. At siya, huwag na tayong pinagluloko. Okay? Huwag na kayong pinagluloko dahil nakita nyo naman, mga palangga, kung paano humagupit ang langit. Okay? Paano hagupitin ang langit ang kasinungalingan ni Marcos Jr.? Diyos na po ang nagpakita sa inyo kung gaano kasinungaling katulad na lamang nga din sa 5,500 na ano na yan? Na what you call it, na flood control. Okay, ano ako magpagano ng authentication sa may mga panahon sa mga bagay-bagay. Okay, Nikki Cositeng said it, sabi ni Mari Victajama. Exactly. Recently may pinost diyan na senior ko galing kay SAS si Percy Lapid, siyang unang-una talagang malupit din, you know,
bumulchak dito kay Marcos Jr. bilang isang pulboronic addict. Ano nangyari kay Kap Percy po? Siya ay ginurgur. Tapos ibinintang sa Duterte, pero sino ang gumurgur niyan? Itong gobyernong ito, panahon nila ang gumurgur kay Percy Lapid. Dahil very vocal si Lapid sa paggagamit ni Puting ng pulboron at sa kanilang smuggling. Okay? Actually, ang mga pamilya ni Kap Percy Lapid ay, nalagay sa bingid ng alanganin o peligro ang kanilang buhay. Ngayon, sabi ko nga kanina, mga kababayan, langit na po, Diyos na ang nagbigay sa inyo ng kaisipan, ng kaliwanagan, na never ever na kayo magpapaniwala kay Bangag Jr. 5,500 flood control, o ano nangyari, nasaan? Tapos sabi niya, binangga ng barako. Yung flood control, saan? May nabalita ba na mga flood control niya ay nabangga ng barako? Sinungaling! Sa kanyang SONA, which is, binasa ko, hindi ko pa na-scrutinize isa-isa, na hindi niya alam na may 50 pesos na kilo na bigas, ang sa amin, 29 kami sa Kadiway. Bangag! Bangag! Sobrang bangag! 29 sa Kadiwa? Yung hindi malamon ng tao? Eh kayo, bumibili ng kayo 50, 65 na bigas? Di ba hindi niya alam? Anong ibig sabihin yan? Kung ang presidente ninyo ay hindi niya alam na ang bigas ninyo ay 50 to 65 pesos. Ibig sabihin po, wala siyang pakialam sa inyo. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa tunay na estado ng buhay ng mamamayang Pilipino. Wala siyang alam kasi laging dumudugo ang ilong niya behind the scene sa kakasingot ng pulboron. Dahil hanggang ngayon, alam ni Senator Amy na ang kapatid niya ay Addictus Benedictus na halos dumugo na yung ilong. Sana nga hindi na makabangon. Eh ulit-ulitin ko, Senator Amy, ano ang timeline na hinihintay mo? Wala nang tiwala ang taong bayan. Ngayon, nagsalita si Senator Amy na kesyo, inaano namin yan sa ng Kongreso at Senado, yung budget para dyan sa mga anti-flood control, okay? Diyan sa LGU. Oh. At asaan? Mga kababayan, ano ang sinasabi ni Senator Amy? Senator Amy, pigilan mo ng taong bayan. Alright, huwag mo na kami pinagluloko. Dahil alam mo, sabi ko, ulit-ulitin ko, alam mo na ang kapatid mo ay Addictus Benedictus. Diba? Ayun ito. Right. Addictus Benedictus. Ngayon, sino ang may salarin niyan? Senador at saka kongresista. Dahil yung mga yan may tie-up sa mga contractors. Kaya kayong mga palangga ko, kayong mga binaha, kaluluoy talaga kayo. Bakit kayo kawawa? Bakit kayo kawawa dyan na nakaranas ngayon ng baha? Nakita niyo ba si Kuting? Sumakay sa 6x6 na truck. Tapos nasa likod niya camera. Dinamigay ng mga boxes. Ang mga tao tumatakbo na para kayo mga asong julul. I'm sorry palangga. To say that word. Okay? Pero ito yung pinamumukha sa inyo. Bakit kamo? Hindi ganyan ang approach ng isang matinong gobyerno o matinong presidente na sasakay siya sa 6x6 na truck with full camera, 360 camera, at yung mga security, mga julul din, mga palangga, mga PSG, na alam nyo naman na dumudugo na ilong ng amo nyo sa kakasingot ng pulboron, nagtatangatahan pa rin kayo. Ito ba ang trato ninyo sa taong bayan? Ang pag-trato na parang aso, bakit parang aso? Binaha na nga kayo. Nakita nyo naman doon sa camera, sa video, for sure napanood ninyo, nagtatakbuhan kayo. Hinahabol nyo yung truck para makakuha ng isang box o dalawang box na ayuda o yung goods na ganyan. Kung ikaw ay matinong presidente o matinong leader, di ba?
bago ka pumunta sa isang barangay, i-assess mo, i-evaluate mo gaano ka-extreme o gaano, ano ang extent ng damage nung lugar na yon. Ano yung mga nasira, ano yung pangangailangan ng mga Pilipino o ng mga individual o ng isang komunidad, 'di ba? Para pag inassess mo, 'di ba, andiyan yung mga tao, yung mga julol, pupunta ka sa isang lugar, nagsasakay si Kuting sa isang 6x6, tapos talagang equipped ng camera 360 degrees ang kuha sa kanya na aabutin, hahabulin niyo. Alam mo, nakakalungkot yung itsura niyo, mga palangga, na sa kakapiranggot na isang box na ibibigay sa inyo ng gobyerno na pera nyo naman yan, ginagawa kayong para kayong humahabol sa isang buto na kayo'y nag-aagawan. Ang matinong presidente, at nasa field talaga, bangag talaga, inassess mo sana kung ano ang, sabi ko nga kanina, severity, ano yung extent, ano yung lawak, okay, ng pinsala o ng damage doon sa isang komunidad na yon. Wala ka bang LGU? Wala ka bang governor, mayor, councilor, barang, lahat, oh, down to barangay? Bakit kayo pinapahabol? Wala ka bang koordinasyon? Basta ka nalang pupunta doon, pak, 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 oh, camera, tutukan niyo ako, mag-aabot ako ng box. Gusto ko lang i-open ang inyong mga kaisipan. Matatalino naman kayo, pero hindi ko alam, yung iba dyan, nagkukuting-kuting pa rin, ako, predictus-benedictus pa rin ang sinusuportahan. Ganyan ba ang proper way, ang systematic way na pagbigay ng ayuda na biglang mag-show up si Bangag, tapos pakukunan ng camera na kunyari may ginagawa? Palpak at pangbangag yan. Hindi nabibigyan lahat ng tao, nag-aagawan pa. Kaluluo, kawawa yung mga tao. Asan yung coordination niya sa LGU? Asan ang pag-usap niya sa mga otorid, mga, well, wala ko na mga police doon para, you know, hindi magkaroon magkagulo, nag-aagawan yung mga tao. Sabi ko nga, para nag-aagawan sa isang buto. Diba, dapat yan ay collaboration of different agencies na ahensya ng gobyerno. Hindi yung pahabol-habulin mo ang tao, binabaha na nga, basa na nga sila, umuulan, ikaw ang ginayupak ang Benedictus, nakapayong yung mga hungang mong PSG. Diba? Tapos mataas na sa truck ka, sila, yung mga kababayan ko, mga palangga ko, diba? Mga magka-leptospirosis pa yan, mga yan, masugatan pa yan sa katatakbo. Para ipakita nyo sa media na kunyari nasa ground ka. Palpak. Walang tamang pakikipag-usap o pakikipag-collaborate o walang, hindi organisado. Wala siyang communication doon sa LGU. Pero mga kababayan, actually meron yan kahit papaano na komunikasyon. Pero the intention is very bangag. Gagawin kayong parang asong ahabol-habol nga sa isang buto. Hindi naman nabigyan lahat, di ba? Ganyan ba ang gusto nyong trato na kayo ay biktima nga na nga ng kalamidad, ayo kayo ay ginagamit pa sa kanilang mga photo op at sa kanilang mga black ops, lahat ng propaganda ginagamit na kunwari kayo ay mahal niya. Kung mahal mo ang iyong kababayan, hindi ko kayo tatratuhin na, oh, habulin nyo ako, may isa akong buto, di ba, bala kayo, magkasugat-sugat kayo, whatever. Ganyan ba? At doon sa video na pinakita nila, hindi lahat nagkaroon ng boxes ng goods. Nagtatakbo ang mga tao. Nag-aagawan sila. Ganyan ba? Kung ikaw ay tatay, tatay ng isang tahanan, galing ka ng abroad, ng Saudi, uuwi ka ng Pilipinas. Hindi ba dapat isipin mo, ilan ang anak ko? 10 ang anak ko. Ito kay bunso, kay kuya, pangalawa, pangatlo. Di ba? Equally distributed dapat. Or equally distribution. Eh, ang ginawa sa inyo, pero sige, Franz, picturean mo ako dito, videoan mo ako dito, ipakita natin na si Marcos ay doon, nandoon sa baha. Sa baha, nagbigay. Umahabol kayo. Tumatangis ang puso ko habang makikita ko kayo. Ano ba to? Anong ginagawa sa inyo? Tapos pumapayag kayo na gagawin kayong aso? Na maghabol-habol kayo sa isang buto? Ang tunay na ama ng tahanan o ama
sama ng bansa, titignan niya kung ano po ang damage na nangyari sa inyo sa dahil sa sakuna. Ano bang kailangan ninyo? Kailangan niyo ba ng mga gamot, ng mga gasa, whatever, dahil may nasugatan? Kailangan niyo ba ng ganito, ng ganyan? Hindi. Ang inuna ng Jutang Jenemes na Adictus Benedictus Polvoronic yung presidente ay ginather ang mga cameraman at pinakita, okay, ang inyong paghahabol sa isang buto. Bakit hindi nila naiisip yan na very negative at pangitignan? Kasi wala silang mabuting puso, bangag sila. They don't know na yung ginagawa nila ay pangbangag lang. Ang ginagawa nila ay panglutang, pang-addictos, benedictos. Tandaan ninyo, ang taong talamak, ang utak at ang kapsistema sa ipinagbabawal na pulburon, hindi po yan nakakapag-isip ng tama at hindi niya naiisip kung ano ang tamang kapakanan ninyong mga kababayan. At yung pagbibigay ng ayuda na yan, may bawat barangay at may nila yan eh. May nila yan. Bawat barangay, di ba, may barangay hall. Bakit siya mag-aano doon? Paghahabulin niya yung mga tao. It's the same thing na ginawa nila doon sa Luneta. Remember, nung sinabayan nila yung Maisog noong January 28, pinapunta nila yung mga tao doon, pinapirma, di ba, nag-attendance doon para kunyari maraming umaattend o umattend doon sa kanyang rally-rally na tinalbugan pa nga natin yung kanyang viewers. Nakatanong mga kababayan, gusto kayong gawing mangmang at magmukha kayong kawawa. Nag-agawan kayo sa isang buto, sa isang box. Diba? Hindi naman lang niya inisip yung inyong, yung safety ninyo. Mamaya may manhole dun eh. Hindi mo alam dahil ba sa kahahabol mo sa isang buto, kahahabol mo sa isang karton, boom, nalaglag ka sa manhole. See? Hindi nila naiisip ang inyong safety, ang inyong seguridad, kasi ang iniisip ni Bangag, mga kababayan, ay ang magpa-picture-picture, magpa-video-video para kunyari nandoon siya sa baha. Pero lumusong ba siya sa baha? Hindi. Nasa mataas siya, nasa 6x6 matawag doon, nasa truck siya ganon, di ba? Pero kayo, mamaya matusok pa kayo ng mga kagingking doon o kung mga anong mga whatever, ano makatusok sa inyo sa ba? O, makagat kayo ng sawa. Kasi si Lisa, palangoy-langoy dyan. May nakita ako sawa. Di ba? Ngayon, dapat sabi ko nga, i-assess nitong LGU ko. Ano pangalan? Kailangan nyo ba ng gamot? Si Lola, kailangan ba ng wheelchair? Kailangan ba ng ganito, ng ganyan? Yun yung isa sa kaisip ng mga to. Pero wala nga po sila, mga kababayan, napakialam sa iyo, dahil natutuwa pa nga sila na nagkaroon ng bagyo dahil matakpan yung kanyang pagsingot. Kaya sabi ko, huwag kayong matakot diyan natin na sinisindak kayo ng gobyernong ito. Di ba sabi nila, makikipag, ano sila sa Amerika, makikipag-ugnayan. Eh napanood na ng lolo ko yung ano ah, napanood na ng mga lolo ko itong pagsisingot niya, asan na? Panampot niyo ako? Gusto nila akong takutin at kasama kayo para hindi na po tayo magsalita at hindi na natin sasabihin na si Marcos Jr. ay Adictus Benedictus, sugapa, lutang, talamak ang kanyang pagsingot. Ikaw, Marcos Jr., kamag-anak mo, yung kapatid mo mismo, ikaw, Senator Amy Marcos. Huwag mo nang pinaglulukuan ang taong bayan. Alam mo na Adictus ang kapatid mo. Nilalagay mo sa peligro ang mga Pilipino. Itigil mo na yan. Ay, naku, napapaligiran ng demonyo ang kapatid ko. That's BS. Ay, naku, nasaan na ang budget? Inaaprubahan namin yan sa Senado at Kongreso. Chuchuchucho. Nandyan mismo sa Senado at Kongreso. Kayo-kayo mismo dyan. At ang kapatid mo. At ang mga contractor. See? Hindi kayo babangon. Walang makakabangon sa Pilipinas hanggat Bangag ang presidente ninyo at Bangag ang mga nasa Senado at Kongreso. Natutuwa pa sila? Natutuwa pa sila na kayo ay nagkaroon ng dilubyo dyan? See? Tapos kayo, ano? Kuting-kuting pa rin? Tanungin nga kita, ikaw na binaha. Ikaw na nagpapaniwala pa na si Marcos Jr. ang babangon sa inyo.
5,500 na flood control na pinagsasabi niya. After 2 days, inagupit ng langit, ipinaalam sa inyo na magisingan inyo mga diwa na sinungaling si Bangag. Gumawa pa ng kwento na binangga daw ng barko ang flood control niya. 5,500 na flood control, lahat yun binangga ng barko? Kung magpahati ka mo sa iya, kung maniwala kayo sa kanya, eh baka nagpupulburon din kayo. That's my question. Sabi ni Bangag, 5,500 na flood control pinalakpakan siya ng mga ungas. Tapos, after 2 days, binagyo tayo, ay binagga ng barko. Really? What a coincidence. 5,500 na flood control, binangga ng barko. Something wrong with you here. Ito, kung magpapaniwala kayo sa mga pulupong na ito. Mga kababayan, sabi ko nga, walang matinong tao o presidente na kayo ay pahabol-habulin sa iisang perasong tinapay o isang box na goods. Diba? Kasi gobyerno yan, buti sana kung vlogger lang yan na walang resources. Diba? Ako kami nga nun eh, nung namigay kami, meron kaming planning. 500 katao lang ang aming binigyan. Ano ang instruction ko doon sa nag-organize dyan sa Pilipinas? Tapos, bagyo din yun eh. Pandemic. Ano ang sabi ko? Ayoko magbukang kawawa yung mga tao. 500 lang ang kaya natin ibigay. Hindi natin kaya ng mag-more than that. So, makipag-coordinate ka kay kapitan. Na kapitan, eto lang. Okay, sa Pasig yun. Yung sa mga PWD. Sabi ko, makipag-coordinate ka kay Kapitan Ingo. Diba? Na ito, Kapitan, 500 lang po ang kaya naming ibigay na ayuda sa inyo na bigas. Pwede po ba? Sabi ko, yung coordinator ko, nakausapin mo yung talagang kailangan yung mahirap. Kasi ayaw kong magkagulo yung mga tao na magpabidabidahan tayo doon. Magbibigay si Marika at mga kaibigan nyo ng ayuda. Tapos pupunuin mo yung isang hall, diba? 3,000 katao, 500 lang pala ang dala mo. Hindi ganyan mag-isip ang totoong tao na mayroong concern sa mga komunidad niya na hindi mag-aaway-away. Kumbaga, equally divided. Ang ginawa sa inyo ni Kuting? Andiyan, pakalat-kalat yung video niya na hinahabol-habol siya. Merong resources ang gobyerno, dapat yan laging handa. Pero anong ginawa ni Marcos Jr.? Ginagawa kayong mga asong julol. Ginagawa po kayong kaawa-awa. Kasi, yun ang gusto nila eh. Yun ang gusto nilang pakita, yung portrayal nila sa media. Na kunyari si Magbangag Jr. ang doon sa baha, da-da-da-da-da. Pero tignan ninyo, nag-aagawan kayo. Yan ba ang tamang presidente? Yan ba ang tamang leader? Na kailangan para kayong, my God, mga kababayan, kung hindi pa kayo gising, yung mga militaryong brusko at mga pulis na nag-aabang lamang, ano bang inaabangan ninyo? Na kayo ay what? Atakihin na lang dyan ng bonggang-bongga ng ano? Mga palaga, di ba? Ano inaantay ninyo? Nakita nyo ginagawa ng Bangag yung presidente? Pinahabol-habol ang mga kapwa niyo Pilipino sa kakapirasong isang box na pamimigay niya? Hindi man lang in-assess, ano ba ang kailangan nitong komunidad na ito? Kailangan ba ng medical supplies? Kailangan ba ng ganito? O baka kailangan ng mga oxygen? Di ba? Ay mga bata, kailangan ng nebulizer. Dahil ang mga bata doon, dahil nag-brown out, na ganito, ganyan. Baka, may mga asthma. Yung mga bata. O sa clinic, sa barangay clinic. O lagyan natin ng mga extra oxygen, mga ganito, ganyan. Mga gamot, dadadada, gamot sa ubo, gamot sa lagnat, kasi yan ang number one na sakit. Kapag nagkaroon ng pag-ulan at yung mga matatanda, may antibiotic ba, may ganito, ganyan, ganyan ba? Wala. Diba? At dapat nga, ano ang mga, although, ang sabi ni Kuting sa kanyang zona, ilan, may mga evacuation, centers, whatever. Saan na-evacuate yung mga tao? Diba, nasa eskwelahan, madalas sa eskwelahan sila na na-evacuate eh. Paulit-ulit na lang. Nagdisiksikan itong mga evacuees sa
sa lugar na yan. Oh. Anong ginagawa ni Kuting? Wala. Picture-picture, pahabol-habol, da-da-da-da-da. Ano yung, well, nag-release ba siya? O mga kababayan, yung ating mga palangga, o ating mga palangga na apektado ng ano, apektado ng bagyo, for sure, yung iba dyan, tulala. Bakit sila tulala? Na-depress sila dahil, I don't know, yung iba namatay yung kanilang mga, ang kanilang mga mahal sa buhay. May nadulas, may nalunod, or something-something. Di ba kailangan ng what? Emotional support. Dapat yun, ano yun? Kumbaga, package. Kasama yun, di ba? Organisado yun ng isang LGU at ng gobyernong ito para bigyan kayo ng support. Di ba? Bigyan kayo ng tamang trato yung, kumbaga, may dignidad ang pagtrato sa inyo. Dapat pinag-uusapan pa yan ng gobyerno, paano kayo makarecover sa ganitong klaseng dilubyo. O syempre, nasira ang mga bahay ninyo, di ba? O, aayusin niya mga bahay ninyo. May app, may project ba? O may plano ba ang gobyernong ito kung paano kayo tulungan? At least 20,000, 50,000, 100,000 per household na mga nasira yung inyong mga bahay. Yung mga naapektuhan. Di ba may assessment ang LGU? Hindi, inuna nila picture-picture, ganyan-ganyan. Paano mo madodocument yun, mga kababayan, yung mga pangyayari sa lugar na yun, kung ano yung, sabi ko nga, kung ano yung extent, di ba, ng mga panira, o di si family de la Cruz, o family de la Cruz, family whatever, Velasco, whatever, anong mga yun. Nakasulat yan, dokumentado yan, hindi ka lang magpapa-show off, pahahabulin mo yung ato, Mr. President, hindi kayo magkanda o gaga doon sa kakatanggap ng jutang genemes na iisang box. See, mga kababayan, yan yung sinasabi ko sa inyo, na wala sa tamang katinuan itong gobyerno ito, dahil nga natuwa pa nga sila. Diba? Dahil na-cover up itong pulboronic na ito. And now, mga kababayan, okay, anong pinagkakabalahan ng mga trolls ni Bangag? Ano sabi ni Bangag? Diba? Oh, by the way, bago ko makalimutan, ipinida niya, diba, sa kanyang sona na meron siyang, ano yung sinabi niya tungkol sa, ano? Ito. Tungkol sa kanyang, ito, noong Enero, inilunsad natin ang kalinisan sa bagong Pilipinas, kung saan pinakilos natin ang ating mga barangay upang malinis sa kanilang komunidad, sabay singot-singot, okay? Sa 5 buwan lamang, mahigit 40,000 tonelada ng basura ang nakolekta ng mahigit 22,000 mga barangay sa buong bansa. Inaasahan ko ang tuloy-tuloy na suporta ng mga lokal na pamahalaan sa paglinis ng ating pamayanan. Nagpakpakpakpak ang mga kawatan. Nagpakpakpakpak. Nilinis daw ang barangay. Bilang halimbawa, rin dito sa Maynila, nagsimula na ang malawak ang pagtutulungan upang bigyang buhay muli ang ilog dadalpasi. Pakpakpakpak na naman ang mga hungang. And now, okay, sabi niya, as we enter the midterm, our infrastructure development remains sustained strategic on schedule. Really? Ano nangyari? Kung totoo sinabi niya at pinalalakpakan siya ng mga kawatan doon sa Kongreso, bakit kayo binaha? Kung nilinis na mga estero, mga kanal o whatever na may nakuha ang tonelada, bakit po kayo binaha? Ibig sabihin, itong mga ngak-ngak na sa speech, isang kathang isip lamang. May budget dyan pero hindi nila ginawa. Ibinulsa ng mga jutang genemes. Kaya kayo, whether ikaw ay Bangag na supporter o ikaw ay Pilipinong gising ang diwa, siguro naman may talino ka. Ngayon, kung gusto mo pa rin suportahan ang sinungaling niyong presidente sumisingkot na nilinis niyang estero, dadadadada, may binadjetan, pero binaha ko pa rin, binasok ang bahay mo, na basa lahat ng mga pictures niyo and everything, dadadadada, okay? Yan, suportahan niyo pa rin. Suportahan niyo pa rin. Diba? Nasa inyong mga utak, mga kamay ninyo, na nagpapaniwala kayo din sa julul na ito. Ano sa gagawin ni Abalos
ang gawin ng DO, ng DOJ, BI, FBI, DND, lahat yan, PNP, AFP. Takot-takotin niyo ako. Isang beses lang ako mabuhay sa mundong ito. Sisiguraduhin ko na yung mga itlog niyo, pipitikin ko isa-isa pag nakita ko kayo, ha? Kasi laki lang naman ang naptalin balls yan. Wala pang saysay. Kasi hindi nyo kayang patayuin yan ang mga pototoy nyo para sa bayan. Diba? Ang alam nyo lang, makipagsabwatan kay bangag. Tama ba yan? Sige nga, matalino kayo, AFP, PMAR, nag-aral kayo sa tanyag ng mga eskwelahan sa iba't ibang bansa at gamit nyo pa nga pera ng bayan eh. O yung iba naman sa inyo, siguro pera nyo ng pamilya nyo. Coming from your business whatsoever. Tama ba? Na walang tamang plano papunta si Kuting doon sa gitna ng baha at magmumukhang tanga yung mga kapwa niyo Pilipino na tumatakbo para sa iisang box, sabi ko nga para sa iisang buto. Yan ba ang gobyerno ninyo? Yan ba yung si Lee Satanas at ang mga kampo niya ay nakikinabang sa hindi lang bilyon-bilyon, trillion budget? Wala silang pakialam sa inyo. At na ngayon, ano sabi nila? Asan si Inday Sara? Da-da-da-da-da. Bakit? Si Sara ba ang presidente? Si Sara ba ang may control? Eh, tinanggalan nyo na nga ng, ano, ng confidential fund yan. Tinira, imagine nyo, tinira nyo yung 125M na confidential fund. Okay? Na puro kasi nung halina rin ang balos-dos. Eh, ito trillion budget. Eh, ito 450 billion. We talk about 450 billion from 2023-2024 budget dito sa si Malotikia yata yan o si Malindog ang ano ang nag-post niyan. But anyway, 450 billion pesos na sinasabi ni Marcos Jr. na ipinagyabang na mayroon tayong 5,500 flood control. Then later on, ayan, bumagyo na at sasabihin niya, binangga ng barko. Napakamalas naman ng Pilipinas na ang 5,500 na flood control ay binangga ng barko. So 5,500 din na barko ang bumangga dito kasi separate to eh. All over the Philippines, di ba? So saan yun? Saan nabalita yun? Pag Guinness to, di ba? 5,500 na barko ang bumangga sa 5,500 na flood control. Buksan yung isipan nyo mga kababayan. Huwag kayong bangag. Ito ang mangyayari sa Pilipinas hanggat hindi kayo nanindigan kayong mga nasa religious sector, kayong sa lahat ng mga sektor. Ginagawa kayong hunghang ng isang bangag na presidente na walang ginawa kundi suminghot. At hindi niya nga alam na 50 pesos to 65 pesos ang binibili niyong bigas. Ano sabi niya? Hindi ko alam yun. Eh di bangag? Tinanong, ano po masasabi nyo? Kasi tapos yun lang sa SONA na mayroon kayo 5,500 flood control. Ano sabi niya? Hindi natin patawa-tawa. Tatawa ka? Nasa gitna ng kalimedad ng Pilipino? Ah, hindi natin pag-uusapan yan. Hindi pag-uusapan? We're talking about baha? Kasi di mo pag-uusapan yung pinangako niyang 5,500? Hindi naman nag-insist o nag-reiterate itong media. Eh mga, karamihan sa kanila ay mga bayad din. Balik tayo kay Inday. Nilik nila CCTV na si Inday on the way sa Germany kasama ang kanyang pamilya. At itong planong niya is ahead of time. A month before pa, alam na ng presidente, ng Office of the President at planado siya. Hindi naman siya umalis na, ay, bagyo ngayon, rarampa ako. Planado ito and hindi siya ang presidente. At yung kanyang mga, ang Office of the President, nandiyan, namamayagpag. Namamayagpag sa aka-distribute ng mga ayuda, eh, it is systematic. Hindi yung, ano, gusto nyo si Inday, uuwi, maglusong-lusong sa baha, tapos nag-photo-op, photo-op. Anong gusto nyo? Yung nagpo-photo-photo-op yung bangag na presidente? Or itong si Inday, kahit na sa Germany, pero yung mga tao niya, di ba, nadudoon, namimigay ng, hindi katulad ni Kuting, okay, na fully equipped ng camera. Diba? Anong gusto nyo? Systematic o sabog? Diba? Yung nakaayos ang pamimigay o mag-aaway kayo? Nag-aaway kayo ng magnalot at gagano'n. Akin yan! Magganunan kayo doon. Now,
Let's talk about this footage ni Inday papuntang Germany. Sino ang nag-leak niyan? Dapat nga panagutin yung nag-leak na yan. Dahil yung mga pag-leak ng videos na yan na dyan sa government, eh may iba yung video ko kasi hindi naman to government. Iba yung Pulboronic, galing ito sa rant, individual na mga, you know, nakakasinghot niya dati. But ganun pa man, yun ay paglabag sa batas ng bangag na ito. Ang ginawa niya, dyan sa immigration na yan, di ba, nakikita niyo, naka-top shot. Okay? Nasa CCTV. So yan, ay ma'am, siguro sabi ng mga jotang ginimiso sa immigration, o si Inday, hindi ka. At saka alam nila, alam nyo, in and out, hindi naman niya sila na-surprise na oo, umalis ito. In and out, ang tao, tao, Pilipino sa bansa, may ano yan, documentation. So ibig sabihin, kinapture talaga ang intention nila to destroy Sara. Na alam na nga ng Office of the President na yung may schedule na siya o to undergo what? O for medical purposes, vacation ng anak niya, da-da-da-da. Diba? So, nileak niya. Yan ang black ops ni Lisa Tanas. Diyan po napupunta ang pera ninyo. Why? Yung aking US passport, mga kababayan, okay, a couple of months ago, kay si Joey Di Vavo, okay? Ayan, friends kasi ito si Joey. Ang hirap tuloy bigasin. Follow niya si Parangga. Okay? By the way, nileak nila yan sa Twitter. Buti nila, ang ganda ko doon. Buti nila, ang ganda ng ID ko. Nileak nila, si Lisa Tanas yan, ang may pakanan yan. Nileak po nila ang passport ko coming from the immigration. Pagpasok ko dyan sa Pilipinas. Dahil never ever kong shinier ang aking passport kahit kanino man. At ang shot ay talagang galing sa screen. Nireport ko na yan, mga panangga. Ito. So yaan, gobyerno ang may gawa niyan. Ganyan, very Lisa, very bangag yan. Nileak nila sa Twitter. Natakot yung nag-leak. Okay? Pinuran niya agad. Pero na-capture ni Joey, kaya sinend sa akin. Kasi may kalalagyan sila. May kalalagyan yung mga inayupak na yan. Nileak nila ang aking passport. Ganyan po kajijimonyo, kaya wala na pong seguridad kayo sa Pilipinas. Dahil pag gusto ni Lee Satanas at ni Marcos Jr. ipadukot ang inyong mga information, ang inyong mga pasaporte, kaya nilang gawin. Sa gamit ang pang-aabuso ng kapangyarihan. Kaya dapat na silang ligwakin. Buti sana kung yung mga nililit nila, ito yung mga sindikato na may kaso na talagang na kasangkot sa smuggling, 'di ba? Sangkot sa ganito ganyan, 'di ba? Kahit na alam mong hindi tama, pero at least na gigising ang taong bayan. Ito ay very bangag. Vindictive, you know, vindictive bangag ang tawag ko sa mga 'yan. Ito na po, nasa kadiliman na kayo. Ngayon sisirain si Sara na ganito ganyan. Nasaan si Sara? Eh, nung bagyo si Marcos Jr. nung I think that was 2022. Nag Formula 1 sa Singapore. Umikot-ikot, ilang bagyo wala siya, tumataas siya. Si Sara ba ang presidente para magbigay ng mandato? Eh gusto nga nilang burahin eh. Gusto nga nilang gurgurin. Nasanapin niyo si Sara, hindi mga hunghang, wala talaga sa tamang kaisipan, mga palangga. You have to get up now. Get up. Out, sabi ko sa inyo. Ginawa ko na yung part ko. Andiyan na ang pulburon. Hindi yan deepfake. Diba? Yan ang pakalat ng gobyerno. Kaya nga sina-challenge kita, Avalos. Gibo. Sabi mo, diba, makipag-ugnayan ka sa Amerika. Asan na? Gusto niyo ako padampot, diba? Imagine mo, mga palangga. Ang sabi nila, gagawa sila ng task force para panagutin o alamin kung sino ang nag-upload o nagpalabas ng video. Eh ako nga yun. Ginagago na naman kayo. Gagastos naman ng multi-million. Eh ako na nga, umaamin na nga yung salarin. Diba? Pero ginagago kayo eh. Pero again, nasa mga kamay ninyo. Sabi ko nga, eto na, buwis buhay na lola ninyo, ang palangga ninyo, pero nasa inyo pa rin yan. Kaya ang hamon ko sa inyo at sa mga ito, sa mga politikong ito, dapat pulboron test bago nyo sila iboto. Yan ang i-urge ninyo, ang sabihin ninyo na
Kailangan pulburon test sa susunod na mga halalan. But again, you know what? Laki ng problema natin dahil ang botohan sa atin ay namamanipula ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. at pakiipagtulungan sa Smartmatic. Ayan, buhay na buhay si Atty. Glenn Chong. Dito pa siya, okay? Yan ang lagi niya sinasabi. Ngayon, mga kababayan, ano pa ang inyong, ano ngayon? Ano pa ang inyong, ang inyong dapat gawin? Lahat ng mga issue, well, I'm looking forward. Hindi ko nga alam sa inyo mga palangga kayo eh. Nakita nyo na. Gusto nyo pa ng dalawa, tatlo, apat na video. Ngayon, anong gagawin natin? Debate? ang sabi ni Abalos nung una, debate daw. Tapos ang sabi ng NBI, nung nag-present sila, hindi daw deepfake, hindi daw nila ma-pinpoint, o ba? Hindi daw nila ma-determine kung ito ay deepfake. Yun ang gusto nilang narrative, sabihin sa inyo na deepfake. Pero sabi ng mga kamag-anak ni Marcos Jr., no doubt na siya yun. Ito na nga lang, mga kababayan. Bakit nila gustong i-take down ang pulboronic video? Napanood na ng mga Amerikano dito. Napanood na ng Amerika yung kanyang pulboronic. Eh bakit nandito pa ako pag-alagala? Sabi nila, makikipag-ugnayan sila. Makikipag-ugnayan sila, di ba? Sa Amerika. O, nasa na? Maricho Pania, hello. Si Arcelia Zena, hello. Kasi gusto nga nila kayong kalimutan itong itong video na to. Hindi natin tatantanan to. Ay baka magulat na lang sila. O gusto nyo, ganito na lang. Ganito na lang gawin natin. Doon sa palangga ko na nakikinig ngayon na may awak ng explosive. Okay, na bonggang-bongga. Ayaw nyo, di ipalabas na lang natin sa Mag-subscribe kayo, you have to pay. Gusto nyo ganun, parang pelikula. Gusto nyo pang gumastos? O, kausapin ko siya, yung palangga ko. Gusto nyo ganon, series. Mag-subscribe kayo. Ayaw nyo gumalaw pa dyan eh. Sa sumisingot na yan. Gusto nyo gumastos? Sige, makipag-coordinate ako. Series ba gusto nyo? Nasa inyo yan. Gawin natin. Palangga, you can hear me now. You know what I'm talking about. Senator Amy, ano gagawin mo? Magbubulaan tayo? Kailan ka kikilos? O gusto mo i-save ang ass mo para sa iyong vested interest, sa iyong political interest? Kasama ka sa pagbagsak ng iyong bangag na kapatid. Hanggat ikaw ay magbibingi-bingihan o mag-acting-acting, ano ba yan? Yung tatang ko, ganun. Walang mangyayari, Senator Amy. Huwag mo nang patagalin. Diba? Dudurugin ka ng taong bayan. Mawawalan ka ng political career. I'm telling you. Mawawalan ka ng political career. O sa bagay, dapat mag-retire ka na rin. Dapat ka nagsisipag-retire na kayo eh. Diba? Dapat bigyan nyo ng oportunidad yung mga bagong henerasyon. Pero ang politika, masarap kasi sa politika eh. Imagine mo, gagamitin mo lang yung taong bayan. Kunyari, may flood control, 250 billion, 240, 250. Bubulsa nila. Tapos bala kayo dyan, mabaha kayo. Kasi ang sabi nila, ang mga Pilipino ay mataas ang resiliency, yung paglaban. Diba? Paglaban sa mga pangyayari sa buhay, mga diluvyo. After yung baha, ay ang mga Pilipino naman, nagsiswimming pa nga sa bahay. So ganun. Yan ang tingin sa inyo, nagsiswimming pa kayo sa baha. Mga politiko na ito, nakaw ng nakaw sa budget para dyan sa flood control, eklabush na yan. Kasi nakikita nila may nag-jet ski pa eh. Nagsiswimming pa, di ba? So nasa inyo din yan. Nasa inyo din ang mga kamay ninyo sa mga desisyon ninyo kung papatuloy kayong magpalinlang sa mga ito na oras ng kalabinda, dahabulin nyo ang politiko para sa isang box na dilata at 5 kilong bigas.
Hindi yan ganyan ang pagtrato sa isang anak o sa isang Pilipino. Ulitin ko, kung mahal kayo ng politiko ang mga ayuda o yung mga serbisyo ng pangpubliko ay hindi kayo pahirapan na magmumukha kayong pulubi o patay guto. Hindi ba? Nakakita nyo sa camera, sa mga balita nila, para kayong mga patay guto na naghahabol sa isang buto. Masakit yun, Palangga. Masakit yun. Ayaw ko maranasan nyo yun. Wala kayong dignidad sa mga ganun. Imagine mo, sardinas lang, magpakababa-baba ka, nakatapos ka ng 4-year degree course, binaha ka lang, nagmukha kang tanga. Diba? Kung hindi nyo wawakasan itong mga Adictos Benedictos na yun, ay kasalanan nyo. Ako, sabi, palit-ulitin ko, nakataya ang alindog ko dito. Gugurgurin ako ni Lisa at ni Marcos Jr. at ng mga mafia. Kasi in-expose natin yung Polboronic video na yan. Nakita niyo kung paano nila i-cover up, di ba? Paano sila mataranta bago mag-sona? Ang sabi nga ni Sandrong Bangag, oh, we won't dignify that. Hindi daw nila dignify. Eh bakit ang press ko nila kaliwat kanan? Bakit nila pinapa-takedown? Let the people decide kung yun ba ay totoo o hindi. Nag-desisyon na ang Pilipino. Like sabi ko, 50 million, 100 million views. Oh, natuwa sila dahil nagkaroon ng bagyo at nalilihis ang inyong atensyon. No, hindi malilihis ang atensyon nyo hanggat buhay ako dito. Baka magpalabas pa tayo ng series. Diba? Pero doon natin makikita na pinakitaan na kayo, wala pa rin kayong gawa. So what's the point? What's the point na magbubuwis ako ng buhay dito, inilabas ko na, tapos nag-aantay pa kayo ng kung ano-ano? Ganyan ba talaga kayo? Wala kayong paninindigan o duwag kayo? Isang beses lang tayo mabuhay sa mundong ito. Kung kaya kong pitikin ang itlog ng mga yan, na kasing laki ng butiki, oh. Yeah, butiki. Naphthalene balls, medyo malaki na yun. Ano gagawin yung kalalaki ng tao? Kayo mga brusko? O kayo mga religious group? Yung mga Dilawan, huwag yun ang asahan yan kasi pare-pareho lang pala silang mga ungas. Diyan mo si Dilima. Tignan mo yan. After na grabe ang galit, for 37 years, anti-Marcos sila. Lugat na ako. Na ito, diktador-diktador. Eh, magkakasundo na sila. Anong ibig sabihin nun? Eh, di niloko kayo. Niloko kayo ng mga Liberal Party. Dahil nag-away-away tayo kayo, tapos ngayon pala, dahil sila ay napagbigyan, napalaya, nabigyan na kung ano-anong pabor, eh magkakampi na sila. Sinong talo? Pilipino. So itong Pulangao, Pulawan, okay, itong mga bangag, kampi-kampi na kasi what? Hindi sila nagsasalita sa kabila ng kapalpakan ni Bangag Junior, hindi sila nagsasalita na nakikita na nilang Adictos Benedictos kasi nakinabang sila personal. So ibig sabihin, hindi sila para sa Pilipino. Kasi personal. Kung ako ba, personal lang ang aking intention dito, eh, hindi nyo na ako narinig na nagsalita. Dahil ka-elbow to elbow ko na yung mga bangag na yan eh. Inimbita ako sa inauguration ng mga inayumbak na yan. Eh sana nag-is-as na lang ako at naging bagman ako ni Lisa Tanas o taga-kolekta ng mga kawat nila. But I chose to stand with you. Kasi isang beses na ako mabuhay sa mundong ito, mabubuhay naman ako na walang nakaw eh. Eh sila hindi sila nabubuhay. Kasi gusto nilang sipsipin ang inyong mga dugo para silang mga linta. The same thing with Dilawan and Pulawan. Now, after 37 years tayo nag-aaway, kayo, mga anak ninyo, hindi kayo nagbati-bati. Dahil si yung anak ninyo ay Dilawan, ikaw ay Marcos, nung time na campaign or even before, di ba, nag-aaway-aaway kayo, di ba? Tapos ngayon, magkakampi na sila. So ano ang, ano nito, ang pinapahiwatig na meaning? Ibig sabihin, they're not for the people. They are for vested interest. Kasi si Lisa Tanas, sinungalngalan na ang media ng pera. Nagbabayad ng trolls, nagbabayad ng AI, lahat ng mga appointee binubusog sa kaban ng bayan. Kaya hindi sila tumatayo para sa sambayanan Pilipino. Kasi nga naman, ang pera ng Pilipino nasa sinungalngal na ni Lisa. Yan ang inuna ni Lisa, sungalngalin ng pera ang media. No wonder. Asaan ang media na nagtapang-tapangan? Only SMNI na ginugurgur nila. Nasaan ito mga big media na ito? Wala. Kasi pang vested interest. Ano ang kalamidad? Ano ginagawa ng mga media? Nanhingigil pa sa OFW na mag-donate kayo.
nag-donate kayo doon sa kalamidad, tapos credit nila na ang ganito, ang GMA, ang ABS, ang kung ano-anong mga ano, oh, nagbigay kami, ganyan-ganyan, chat, para kunyari, yung logo nila, pero pera nyo, FW, ang ipamimigay nila. Never ever kayo mag-donate kahit piso. Multi-millionaire ang mga yan. Bakit nila pagtsatsagaan ang pera ninyo? Bakit nila pagtsatsagaan? Bakit nila kukunin batin? Kasi ang pagtulong nila hindi galing sa puso. Gusto nila kunwari tutulong pero kukunin ang pera sa inyo. Hindi sa kanilang savings o sa kanilang kayamanan. See? It's up to you, mga palanggi. Na sabi ko nga, paulit-ulit natin na sinasabi sa inyo, huwag kayong mangmang, huwag kayong bangag. Dahil ngayon, tingnan mo, kahit baha, nagbebentahan ng mga pulburon. Kasi yan ang gusto nilang gawin, maging bangag ang pamilya ninyo, maging bangag ang inyong mga anak. At kayo naman, pumunta lang ang presidente, presidente yung bangag, nasa 6x6. Bakit? Isang box, habol-habol ka mo? Oh my God!